So, you want to bag your Golf Wagon TDI. So, hello and welcome to another video. We are back with a Golf Wagon TDI. So, shout out nga pala kay Marion. He's here to, you know, play around. Actually, tapos na to. So, you want to bag your car. And we have the Golf Wagon here. There are things that we need to know. Difficulty level, wheel specs na pwede sa kotse mo, paano yung laro ng suspension sa unahan, sa likod. Meron tayong papakita sa likod. The rear side of this car, like the CRV, is very quirky. Gustong gusto ko to. Sobrang linis ng gawa namin sa likod. Well, gawa ng boys. Thank you sa inyo. Discuss natin ngayon ang ating pwedeng gawin sa Golf TDI or Golf Wagon mo. Intro! So, Golf Wagon. Fun fact about the Golf Wagon, ito na ang pangalawa namin Golf Wagon na nagawa. Volkswagen Golf. And shoutout nga pala sa may-ari, si Sir Anton. Thank you for being such a cool guy. He's really happy with the Golf. Nakwento niya sa akin na special color daw to, midnight blue. And this car actually is talagang hinanap pa niya. I want to make a review of this car. If I have time on Monday, i-review namin to. Air suspension. You want to bag your Golf. Yun ang pag-uusapan natin. It's actually a great platform. May mga konti ka lang kailangan tandaan sa unahan. Sa likod, wala masyado. You have to make a small modification sa layout ng likod. Kasi, fun fact, ang subwoofer ng Golf ay, yung subwoofer niya, naka-integrate sa spare tire. So, that's something that we will be showing you later. So, you should watch. Keep watching. Madami tayong sasabihin dito. It's gonna get educational and technical. So, that being said, let's get into the nitty-gritty of the Golf Wagon. So we are in the front of the car. Anong type of suspension to Sir Kyle? This is actually a McPherson Strut ulit. So ano ulit ang McPherson Strut, guys? McPherson Strut tends to pivot or rotate the shocks pag nagtaturn ng manibela. Check ako. So sinecheck nila ngayon ulit. Final checking kami. McPherson Strut, guys, they are really a pain in the ass for us builders. Kaya iniilawan lang natin. Oh. Ayan, oh. Malamag siya. Kabilang side nga. So, kita nyo kung paano mag-twist yung bag. Medyo malaki yung play niya, no? Hard cut lang tayo. As you can see, pinapakita ko yung pinaka-ilalim, pinaka-loob nung, or yung pinaka-top mount natin. May ginawa kami kakaiba dito kasi ang ginamit naming top mount is actually a coilover top mount from Dynamics Performance Engineering. Ginamit natin para yun ang magiging center bearing. Okay? Pakita namin sa inyo real quick. So, mapapansin nyo, hindi namin ginamit yung stock shocks nung Golf na ito. Well, stock shocks naman ito. Pero, ito ay spare. Ito yung kanyang original shocks. Hindi ginalaw para pag gusto mag-back to stock, kabit lang ng kabit. So, ngayon, ang ating kailangan i-note, yung bearing na ito, yan o, tagilid siya o. So, yung bearing na yan, tagilid. From this side, makapal. From the other side, manipis. So, the bearing itself is actually tagilid. And that's gonna cause a lot of problems pag yan ang ginamit natin. Hindi naman tagilid yung plate natin. Hindi naman tagilid yung ating airbag. So, we can't use this existing shock mount kasi tagilid siya. So, paano natin gagawin yung airsus niyan? Hindi mo magagawa kung hindi ka gagamit ng coilover top mount kasi pillowable lang ginamit. So yun lang yung isa sa mga pinaka nakakaasar sa Golf na ito that made it actually very difficult to do. Kung wala kang fabrication or wala kang source ng mga coilover plates, hindi mo magagawa to. So, nasa likod tayo ng Golf and there's no other way to show you the rear bags but on this position. So, napapansin nyo, we have a divorce spring. Ang likod ng ating Volkswagen ay torsion beam or twist beam. Ano ibig sabihin ng twist beam or torsion beam? May isang malaking beam na nagkoconnect sa dalawang side ng shock. So, they are dependent. Okay? Divorced siya, pero dependent. Yung movement ng kanan, apektado ng kaliwa. And vice versa. Okay. So, yan yung airbag pag nape-pressurize. Kita nyo gumagalaw ng konti kasi nga nakalaglag naman tayo. We are actually jacked up.
So this is a different angle. I don't know if you can see it, pero yun yung bags. Hindi naman sobrang actually, well, yeah, masigip siya. So yan yung airbag natin sa likod. Mahirap ba gawin? Well, not really. Maybe on a medium scale. It's not easy, it's not that hard, so nasa gitna tayo. Right? Okay. Let's go to the back of the car where we have the quirkiest side of the car of this Golf Wagon. All right. So welcome sa likod ng Golf. As you can see, tangke lang ang makikita natin sa pinaka upper layer ng ating trunk space or the hatch, inside the hatch. Something to note about the tank is that hose line lang ang nakakabit yan sa dalawang gilid, as you can see. So, asan yung system? Okay, papakita namin sa'yo yung quirkiest things about this car, which is, pagbukas mo nito, isipin mo, system na agad, di ba? Ang makakapakita muna is yung spare tire natin. Yung spare tire natin, ano yan? Ano yung meron dyan? Yan yung subwoofer ng kotse. I don't know if makikita ba yung logo ng Fender. So, it's built by Fender, yung gumagawa ng mga gitara. So, ang galing kasi, yung acoustics niya, it's actually an acoustic marvel. Okay? Kasi bakit? Ginamit niya yung size nung spare tire para maging subwoofer niya. So, the whole thing is actually a subwoofer. And ang ganda ng bass nito. Asa yung system? Asa pinakailalim pa niya yung system. So, tatanggalin natin. Donald, do the honors please. So, habang tinatanggal ni Donald, ayan na. Akalasin na niya. So, as you can see, spare tire out. Actually, ang stop niya, nasa pinakailalim ang spare tire. Pero, dun sa ating setup ngayon, nasa pinakailalim na yung system natin. So, let's have a close look. Alright, ito na yung system natin. Not much is there because we only have the system and the pumps. So, we really have to compromise kasi gusto nung may-ari, tahimik kasi wagon. The owner has kids and his wife. Ayoko naman magulat yung wife niya at saka yung bata na bigla na lang may aandar na malakas na pump. So this actually deadens everything and hindi mo na masyado maririnig yung ingay ng pump. Ang maganda lang dito, kahit nasa ilalim yung system natin, hindi na compromise yung spare tire niya. Similar to the CR-V, yung ginawa sa CR-V. It's actually sporting our new fitment engineering system and not the best layout, medyo cramped kasi eh. Medyo masikip, yun yung point ko, hindi ganun kaganda yung layout sa likod kasi we're limited on space, wala tayong magagawa. Pero we try our best to be clean, you know the drill. Dapat maganda wiring, insulated lahat. So okay naman, happy ako. Other than that, wala naman ako masabi. Alright, we're back at it again with the perspective shot ng Golf. Okay, I shot this early in the morning before I delivered the car. I actually went and did this video. Starting off with P1 in the gravel, then race up to P3. So, may papakita ko sa inyo mamaya konti. This is a twist beam, okay? Twist beam yung axle nito sa likod. So, ayan, dito, sa point na to. Kita nyo yung suspension natin. It's a bit rough. Because twist beam siya eh. Yung bounce sa kabilang side ng kotse is affecting this side of the car. So, ito ang downside ng dependent suspension. Pero as you can see, it's still, the damping is still good. Makapansin nyo, hindi siya katulad nung sa Lexus na video na smooth yung likod kahit ang baba tumakbo. Ito yung downside ng twist beam. Basically, a dependent suspension tends to let the other side of the suspension bounce together. So, yun yung downside dyan. Pero those torsion beam suspension are a bit stiffer than wishbone suspension or independent suspension. So, they're used for really big economy cars like the Golf. So, ito naman yung unahan. Same thing. Remember, you can adjust your height while running. Walang problema doon. Hindi naman tayo sobrang worried sa suspensions ng Golf kasi it's not that, hindi naman sobrang baba niya manakbo. Papinapakita ko lang yung dynamics ng kotse ngayon, yung mismong dumping. One thing to note about the Volkswagen Golf suspension is that it's very stiff. Yung stock niya compared to other stock suspension is actually quite stiff na. So you get that feel na parang naka-coil over ka na kahit stock suspension ka pa lang. And that's a good thing kasi you don't want too much bounce when you're riding on stock. As you can see, medyo compliant yung suspension natin. Ibig sabihin, a stiffer damping will actually give you a better control ng kotse, suspension control. So yan.
going back to the shop. All right, really loving those BBS. Shout out sa owner ulit for having good taste sa kotse. So, pasok tayo in P1. See? Sinasalo ng damping nung airbag, lahat ng bounce nung lubak. And then, to top it all off, a final air out before we leave this perspective view. So, welcome back. Hope you like that, yung perspective shot as usual. Ito yung naging tradition na sa ating episodes. Let's talk about the build. Nakababa na yung kotse, taas natin. Ang request nyo sa comments ay ipakita ko daw yung maximum height sa ako ibagsak yung kotse. So, konti na lang from stock. Okay? You're going to see some cinematic shots naman later, so I don't have to zoom in. Anyway, then we're going to drop it. And how do you like it? Actually, I'm really a fan of this Euro build na to. One thing to note sa build na to is we needed to pull the fenders sa likod and we needed to roll the fenders sa unahan. Kasi medyo aggressive yung setup ni sir. I-discuss ko yung wheel specs sa inyo in a bit. Pero ayaw niya magpalit ng goma kasi gusto niya yung gomang ito. So we had to roll the fenders sa unahan and pull the fenders sa likod. I-zoom in natin ngayon. Yan yung itsura niya. I like the rear side because nagkaroon siya ng parang second arch or second set of fenders. Sa unahan naman, may mahirap lang kasi sobrang lapad ng goma niya. So we tried our best to, you know, use what we can. Na-utilize natin yung kanyang wheels, existing wheels and tires dun sa airsus natin. And I did not introduce any camber for this car. As you can see, diretso-diretso siya. So this is actually a pretty good daily driving build. It's a great car, great platform, maganda yung mags, 19s. This is a good starter pack, okay? If he's going to do stands in the future, this is a very good starter pack already. Naka-pull na yung fender sa likod, naka-roll na yung fender sa unahan, you have a aggressive drop, okay? Build difficulty ng watching ito should be easy, or well, medium. It should be on the medium scale, pero dahil nung custom top mount natin sa unahan, that amplified the difficulty to hard. Wheel specs. Let's talk about wheel specs. Ang wheel spec na maganda sa kotse na to ay 19 by 8.5 offset 40. Ito ngayon yun. 19 by 8.5 offset 40. Ang gomang nilagay ni sir is a 225-40. Pero I would recommend a 215-40. Even if you have to pull your fenders and roll your fenders, a 215-40 would be a best fit for this car. That is the wheel spec ng kotseng ito. All in all, I was really happy with this Golf. Pero yeah, that is the Volkswagen Golf. That is actually a great starter. So I hope you appreciate this video. And I hope na-cover ko naman lahat into an extent na naiintindihan nyo. This has actually been a fun build. I really love this car. I really love this car. Can someone buy me this car, please? So yun. So, you want to bag your Golf Wagon. And here's how you're watching it, right? Hope you learned something from this video. I hope if naka-Volkswagen ka, ma-enlighten ka. And if you are new to the channel or you don't have an air suspension yet, I hope ma-enganyo ka. Panoodin mo, 4 na episode na kami. Hope that helps. Thank you for watching. It's been Kyle from Fitment Engineering and you're watching Fitment TV. So you want to bag your Golf Wagon TDI. And here's how, di ba? Great car. Great fucking car, dude. Bye-bye. Alis na ako. I'll take this car. I'm bringing it home, sir. Akin na tong kotse mo. Record na ako. Hype ka. Kasama ko to. Lana, kuha na. Sama ka na, boy. What's up? Tangina, naka-shorts lang. Yan ang outro namin, bro. Oh, ikaw. May mga...